Hi mga kaibigan! Ayan, ngayon po ay 1:04 ng madaling araw po dito sa San Jose, California. At medyo after ko po mapatulog si Arya, yung bunso ko, eh nagutom po ako. Kaya hetong luluto ako at ipapakita ko sa inyo yung aming midnight snack. Okay, na kami mag-asawa. Gigisingin ko mamaya si June para sabayan ako kumain. But the meantime, papakita ko po sa inyo ano yung lulutuin ko ngayon. So, alam niyo po, ang pinakamadaling lutuin kapag nagmamadali po ako, ang ginagawa ko po pinakamadaling lutuin talaga is steak. Ayan, nakabili po yung asawa ko ng ribeye steak. At dahil nag-sale po, ano, dito po kasi madali lang nagsisale lang mga steak, ano. So, ayan, ribeye steak at saka itlog. So, yan pong lulutuin natin ngayon. At papakita ko po sa inyo paano po yung simpleng ginagawa ko lang po pag mamadalian po. So, ito po yung ating kawali. Ayan. At nilagyan ko na po yan ng ano tawag niyan? Ng mantika. Ayan. So, ngayon po ay bubuksan po natin. Ayan. Ayan. So, ang gagawin ko po ngayon, mga kaibigan, is mga friends, yung aking unang lulutuin muna ay yung pong eggs. Hindi, pagkatapos ng eggs, ay saka ko lulutuin yung steak. Then, after ng steak, ay sisinangag po tayo para... yun ang paborito na yung mag-asawa. So, ayan, ito po ang ating nagamitin sangkap. Ayan, yung thyme para sa steak. At saka ito, meron na din itong Montreal steak seasoning. At the same time, ito po, kosher salt. Ayan, para po ito yung para sa ating ano ba to? Itlog. At the same time, ito po, ayan, butter naman po para pang halo natin sa steak. Ayan, so, ayan. Habang inintay natin kumulo. I mean, uminit yung ating mantika. Ayan, dito muna kayo. Ayan. Isa kami ng itlog ng asawa ko. Ngayon naman, mga kaibigan. Lalagyan natin ng sangkap itong protein steak. Kailangan kunting ito. Kaya nung hinugasan ko, nilagyan ko siya, inano ko sa paper towel para mag-ano yung tubig. At para pag nilagay sa apoy, hindi siya matalsik masyado. So, yan. Okay. Lagyan pa rin ng pabalasin. So usually po pag dinner, okay yun naman yung lunch, tigisa kami ng asawa ko. But pag ganitong oras na yun, medyo alalay lang kami, happy na lang kami. Ayan siya na lang kami. So ayan, at ang ating itlog. Nagusto ko ganun tayo ng pangyayari ko ng itlog.
ko. Parang ganyan lang. Malasa, no? At ngayon naman mga suki, mga kaibigan. Ayan, nilulog na natin ang ating steak. Ito ay alay lang para talaga naman ito. At the same time, itulog na natin ang ating pani. Ayan, so usually, ang steak, pag nagluluto po ako, of course, gusto namin yung medium well. At niluluto ko siya ng sa isang side ng mga 7 minutes. Ayan, at medium lang yung apoy. Ayan. Hindi po ako eksperto. Pinapakita ko lang po sa inyo kung ano yung ginagawa ko po pag nagluluto ako ng steak. Ang tunay po ko din. Ay, eksperto. Yun lang po. Ano yun yung kabila. Ayan. Okay. Ayan, ito na po. Ito pa po kita. Luto na po yung ating ribeye steak. Ayan. Ito po na po. Ang ating kukuyan, naka-ready naman itong ating kawalin para po sa ating pan, para po sa cinema na sinagatahari. Ayan. So, pag ako po nagsisinagag, ang usual ang ginagamit ko talaga is itong green onion. Kasi talaga nasanay ako sa probinsya namin. Ito yung ginagamit ng nanay ko na pag nagsasanad siya. Of course, nilagyan ko na rin ng isang itlog. So, ngayon, nilutuan ko din si Morgana French fries kasi gising pa pala siya. At I'm sure hindi siya napatay. Ito yun. So, ayan mga kaibigan, ganyan talaga ang aming midnight snack. Okay. Slice natin. Ano pa? Okay. So, mamaya, papakita ko sa inyo. Okay. Slicing ko muna.
Ayan na ang ating na-having ribeye. Ayan, tingnan niyo po yung loob. Ayan, ganyan na ganyan ang gusto namin mag-asawa. Pag nagluluto kami ng steak, yung hindi masyadong sobrang lutong-luto, yung well done. Tapos po, usually po, ang ginagamit ko po sa pag nag, ano ba dyan? Magsisinangan po ako ng kanin na pag nagluto ako ng steak, ayan. Parang ang ginagamit ko pong mantika din ay yung galing sa pinaglutoan ko ng steak. Ayan. Kasi po, para mas malaso siya. Parang kagaya din po kapag nagluto ako ng tuyo. Ayan, yun. Kung ano yung pinaglutoan ko ng tuyo, doon din po ako nagluluto ng sinangag para yung malasa talaga. Yung lasang, lalo malasang tuyo. Ayan. So, ayan, ang ginagawa ko muna. Ayan muna siya. Prepare natin ng ating steak. Hindi pa po ako masyadong sanay. Ayan. Sabi ko, pag usually nagluluto ako ng sinangag, ang ginagamit ko is green, yung daw ng sibuyas dahil nasanay ako sa probinsya, yung ginagamit ng nanay ko. Maliba lang kapag nag-dipis yung asawa ko ng gusto niya ng garlic fried rice. Yeah, so, pure. Garlic ang ginagamit. Po ay 1:39 a.m. na po dito sa Amerika. Dito po sa California. Nasa California po kami. Ayan, medyo maingay pala kanina. So, kagaya po ng sinabi ko kanina, pag nagsasangag po ako, usually yung ginagamit ko yung daw ng sibuyas dahil nasanay ako sa probinsya na yun ang ginagamit ng nanay ko. So, maliban po kapag ang asawa ko, ay nag-request ng garlic fries, saka ako nagluluto. Ang talagang pure garlic yung ginagamit ko. Ang ginagamit, mostly pong ginagamit ko talaga, paborito kong gamitin na ano, is yung kosher salt. Talaga ni Corban is fries. Kaya mostly, bumibili na lang kami ng French fries para magluto ako na lang ng fries. Pag-isa-misa na lang kapag bumibili. Pag sumalabas, hindi ko siya kumakain ng kanin. Maliban lang ha, kapag nagluto ako ng adobo chicken. Tawag niya original adobo.
may mga pag-ibang adobo. Ayun yung case. Ang tawag niya siya adobo ko, original adobo. Ang buhay dito sa Amerika, no? Sa Pilipinas, naminis ko talaga dahil pag nagutom kami ng mga anak ko noon, kahit magandang araw, ayan, may mga restaurant pang bukas. Doon na lang kami kumakain. But dito po talaga sa Amerika, mostly hands-on, talaga yung mga sa sariling sikap. Ang dami ko pong natutunan dito sa Amerika. Sa isa pa po sa natutuwa ko dito sa Amerika, yung pong dati po sa Pilipinas, usually, sa mga damit, especially mga pang-alis, ayan, gusto ko naka-plansya. No? But dito po sa totoo lang, nasanay ako magsuot ng hindi nagpa-plansya. Kasi minsan tamad na ako mag-plansya. Even, buti na lang yung asawa ko, hindi po masyadan. Okay lang sa kanya, kahit minsan, yung sinusot ko ng damit, hindi plansyado. No? Kasi nga po dito naman, dahil may dryer, so usually, para hindi masyadong gusto yung damit, pagkatapos yung dryer, tinutupi na namin agad. Yun ang ano naman. Luto na po yung ating sinangag. Ayan. Napunta rin kasi ayaw niya. Okay. Ito naman ang ating steak. So ngayon po, set up natin sa paging pa ang aking mag-ama. Hi, honey. Hi. Anong oras na bang yun? Ayan, si Corbin is gising pa. Say hi, kuya. Ayan ang kanya. So mga kaibigan, ipakita namin sa inyo ang aming midnight snack. Ayan, uli. At si Corbin, ayan kanyang fries. So Corbin, pray. Thank you, one. Thank you for the food. Thank you for the food. Amen. Ayan. So ayan mga suki, nakita niyo na po, napakita po namin sa inyo ang aming midnight snack. Isa sa pinakamadaling lutuin, ayan, kapag nagmamadali. So maraming salamat po at ayan, huwag niyo po kalimutan mag-subscribe sa aming channel at i-share at mag-comment po kayo. Ayan, so maraming salamat po and God bless you po. Kain na po tayo.